malinis ang kanyang paghawak ng pananalapi. Ano po? Napatunayan niyan dito sa pandemya. Isipin mo, saksakan ng liit ang budget. Yung nagawa niya, hindi na ipagawa eh, nitong administrasyong ito, mga kaibigan. Nakatakot-takot ang pondong nawaldas. Trilyon-trilyon, ho, mga kaibigan, ang inutang po nito. Trilyon ang pagkakabaon ng mga mamamayang Pilipino. Hindi ho trilyon-trilyon, ha? Na ibinaon tayo nitong administrasyong ito na wala tayo nakita. Eh siya, may mga housing project, di ba? Sa kakarampot na kanyang budget na ibinibigay sa kanya, sinasadya para wala siyang magawa. Mabuti na lamang ay napagyaman niyan yung pondo. Alam nyo, pag masino pang paggamit ng pondo, at yan naman eh, hindi naman natin ibinibida lamang, kung hindi, yan po ay base sa Commission on Audit Report. Sa tatlong magkakasunod na taon. Oh, kaya ang sabi ho niya, ako, yung proof noon, all my life, ang pinagsisilbihan ko yung mahihirap, yung NGO, ang tinutulungan namin mga magsasaka, mangingisda, urban poor, mga manggagawa, mga IPs, women and children. Noong umupo ako sa Congress, ano bang klaseng mga batas yung pinasa ko? Iyan ang tanong niya. Ano po? At sinagot niya rin yung kanyang tanong. Yung mga bills o yung mga panukala, ha? Panukalang batas na inihain namin, yun yung indication kung ano yung mga advocacies close to our heart. Kami ba o kampi ba kami sa mahihirap o kampi ba kami sa big businesses, mga kaibigan? Alam nyo, siguro hindi lang niya nasabi, no? Yung mahirap at yung mga negosyante, hindi naman dapat magkaaway yan eh. Ang totoo, kung walang negosyante, walang trabaho, mahihirap. Di ba? Kaya dapat yan, balancing. Yan ang kailangan dyan, yung pagbalanse. Hindi naman po pwede na yung negosyante lang ang umaasenso. Kailangan pati yung mga nagtatrabaho ay kailangan ding sila ay umaasenso. Kaya nga, dito sa programa natin, meron tayong tinatawag na panukala na nais natin na pagdating ng araw, kapag ka ang nakaupong presidente ay marunong makinig at pag-aaralan nila, may panahon sila para pag-aralan. Ako naman ay naniniwala na itong si Vice President Lenny Robredo ay marunong makinig. Kasi kung hindi siya marunong makinig, hindi niya malalaman ang kalagayan ng mga mahihirap na kanyang natulungan. Hindi ba? At kaya niya nagawa ang pagtulong sa mga mahihirap sapagkat naiintindihan niya dahil siya ay nakikinig. Hindi ba? Yun yung nakikinig na tao. Ngayon, hindi pwedeng hindi magkaroon ng balanse. Ha? Mga kaibigan, kailangan ang mga nagtatrabahong manggagawa, mga empleyado, yun nga sinasabi natin sa ating panukala sa programa natin, na pag-aralan nila kung papaano na yung mga nagtatrabaho bilang manggagawa at empleyado, mga kaibigan, ay hindi po mananatiling hanggang doon na lang. Kung ano sila nung pumasok, eh gano'n na lang silang magre-retiro.
hanggang sa mamatay sila, mga kaibigan. Kung hindi, hindi tayo matatapos kapag ka ang panukala ng isang namumuno sa gobyerno e puro na lamang pagtataas sa sweldo kapag ka hindi na makaagapay sa presyo ng mga bayarin at bilihin ay magtataas ka ng kakarampot sa sweldo. Hindi po pwedeng ganun eh. Kasi magiging habang buhay na yan, walang katapusan na paghihirap sa panig ng mga karaniwang empleyado at ng mga manggagawa. Ang dapat dito na ating isulong, mga kaibigan, hindi yung standardization lamang ng sweldo, kung hindi, kailangan nating gumawa ng formula kung paanong ang isang karaniwang manggagawat empleyado, mga kaibigan, ay makakasama sa pag-unlad ng kanilang mga employer sa pamamagitan ng tinatawag nating kwanho. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na rin eh. Mga kaibigan, yung tawag mo ron? Yung ang mga manggagawat empleyado ay magkakaroon sila ng additional income na posibleng maging mas malaki ito kaysa sa karaniwang sahod lang nila. Ha? Yung profit sharing. Magkaroon ka ng kita sa kinikita rin ng kumpanya na iyong pinapasukan. Halimbawa, meron kang pabrika ng beer, di ba? Pagka tumaas ang sales ng beer, kailangan sa bawat kinikita, hindi lamang sa pagtaas, kung magkano merong porsyento na mapupunta sa mga manggagawa, di ba? Sa mga empleyado. Meron daw gumagawa niyan dito eh. Nung araw, di ko alam kung yung San Miguel Corporation, mga kaibigan. O, pero dapat yan, kung meron talaga yan, ipatupad yan sa lahat, mga kaibigan. Katulad ng ginagawa sa Japan, nung mga nakilala natin nung araw na nagsisimula sila sa dalawa lang sila, magiging tatlo, apat, pero habang tumatagal at kumikita ang kumpanya, nagkakaroon sila ng bahagi sa kita ng kumpanya na hindi lamang nakadepende sa salary standardization o yung nasa batas na kailangang maging sweldo ng tao. Dahil ang mangyayari po niyan, mga kaibigan, kapag ka nanatili tayo dyan, kailan matatapos yan? Kailan uunlad makakatikim ng o mamamantikaan ng uso ng isang manggagawa kung ganun lang ng ganun? Sa isang taon, mataas na naman ang bilihin, mataas na naman ang pamasahe, hihingi na naman tayo ng increase. Katulad niyan, yung mga jeepney driver, ito naman mga hindi naman mga kumpanya yan, di ba? O kung nakikilabas lang ng jeep yan, bumaboundary lang yan, hindi na rin sila makakalaya doon sa kanilang mahirap na kalagayan. O kaya, dapat ito, kapag ka matino ang namumuno, mga kaibigan, paunla rin yung mass transport natin at itong mga ito rin, yung mga mawawalan ng trabaho dahil sa mass transport, mga kaibigan, ay sila rin ang prioridad na magiging empleyado. Hindi po pwedeng ipape-phase out mo yung jeep. Saan pupunta yung tao? Di ba? Ano mangyayari dun sa tao? Wala na mangyayari. Dapat, i-absorb sila bilang regular employees ng mga mass transport, mga kaibigan. Ano ho? Ganun lang naman yan eh. Yung patakaran na yan, hindi naman makakasama yan eh.
Kaya lang, may mga tao sa gobyerno, kamukha ni Digong nyo, itong administrasyong ito, ito ang nakita kong administrasyon na classic example na ayaw niyang umunlad ang mga tao. Talagang ginutom nila sa loob ng 6 na taon ang mamamayang mahihirap. Para nang sa ganon, mawala ng kakayahan, hindi ba? Na isuka sila, mga kaibigan. Eh pero nagkakamali sila dahil hindi naman sila Diyos. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya yangong panukala natin na yan na dapat ay magkaroon ng pagpapatupad nitong kwanho. Ano tawag mo dyan? Yung binanggit natin kanina? Na profit sharing, mga kaibigan. Dapat yan. Yan ang pinag-aaralan na maipatupad dito sa atin, sa bansa natin, para magkaroon ng opportunity ang mga maliliit na sila ay makatikim ng ginhawa sa kanilang buhay. Otherwise, hindi. Walang mangyayari. Tuwing tataas ang presyo ng langis ng bilihin, iiyak ang mga maliliit dahil hindi na ito tumutugma sa kanilang kinikita. So, ang alam lang na solusyon, dagdagan natin ng magkano? 10 piso, mga kaibigan. 10 piso. O, paganyan-ganyan lang ang mga dagdag sa swede. E di, ganun lang yun. Nandun ka lang talaga sa ilalim. Wala ka ng pagkakataong mamantikaan ng nguso mo. Naging panayam kay Kwanho, kay Vice President Lenny Robredo. Sabi niya, yung presidency, you are president of everyone. Even of people who look at things na hindi kapareho sa'yo. Yan ang pananaw niya. At yan naman, makikita mo sa pagkatao niya. Yan din yung sinasabi ni Ninoy, di ba, na bago siya umuwi, ang iniingi niyang kondisyon, bumoto sa'yo at hindi sa'yo bumoto, pareho mong pagsisilbihan. Kailangang maging pantay ang pagtingin mo. Hindi ba? Sa mamamayan. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, mamamayan mo pa rin niya, kaya hindi ka binoto niyan. Di ba? Oh, mga kaibigan, ito hindi. Bengansa rito, bengansa ron. Higanti rito, mura dito. Natawa nga ako dun sa yung bakla na ano nila, troll nila, di ba? Yung hayop na yun, mga kaibigan. Nagpapanggap na babae, bakla. Oh, kumakapanira yun eh. Si Vice President Robredo raw, walang alam sa foreign policy. Sino may sabi sa'yo? Ha? Paano mo nasabi yun? Ikaw ba meron? Eh, hindi raw, ang policy raw, ganito, ganito, ganon. Ba, nag-lecture pa ang Hinduropot eh. Teka muna, itanong natin. Ano tawag mo ron sa ginawang pagmumura ni Digong nyo sa mga leader ng iba't ibang bansa? Yun ba ang tinatawag mong foreign policy at diplomacy, mga kaibigan? Wala sa karakter niya, wala sa ano, sa kakayahan niya ang maging diplomatiko. Hindi, kaya hindi na siya kinakausap ng ibang mga bansa. Ini-ignore na lang siya. Inaantay na lang na matapos ang kanyang termino. Gaya ng sinabi ng European Business Community, ng European Union Business Community, mga kaibigan, na si Robredo lang ang pwedeng makapagpaangat sa ekonomiya ng Pilipinas. At yan din ang sinabi ng isang matandang kumpanya sa Japan,
na nagsasagawa rin ng mga pag-aaral sa ekonomiya ng mundo, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba pagkakapareho ang sinasabi nila? Hindi ho sinabing si Isko Yukot, ha? O kaya si Senator Lacson, o kaya lalo na si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos talagang walang choice yan, mga kaibigan. I-ignore niyan. Tinan ninyo itong gulo sa pagitan ng Russia tsaka ng Ukraine. Diyan lang makikita mo na eh. Kung marunong kang Pilipino at marunong kang magbasa. Hindi ba sinangsyo ng Russia? Ha? Sinara ang gripo nila, mga kaibigan. Ha? Hindi sila makakagalaw ng pera, pati mga negosyante ng Russia na merong mga puhunan at deposito sa iba't ibang bansa, hindi nila ngayon mapakinabangan ng pera nila. Sinangsyong ka. Iyan din ang dapat matutunan dito sa pangyayari na yan, na kapag si Vice President Lenny Robredo ay hinayaan natin na madaya ngayong eleksyon, sapagkat kitang-kita nyo na eh. Kanina lang sa Maynila, mga kaibigan, nagulat ako sa aking napanood. At ito'y ipinakita kanina sa telebisyon. Meron din kaming nakalap na mga larawan na ipinadala sa atin. Naku po, mga kaibigan. Tapos, tatapat mo dyan, survey. Yung kinausap nung survey, ilan? Pagpalagay mo totoo yun, ha? Halimbawa lang, totoo ginawa nilang survey. 1,000? Gano'ng karami yung tao na nagpupuntahang kusa sa mga political rallies, sa campaign rallies ni Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bakit importante ang 2022? Hindi naging madali para sa Pilipinas ang nakalipas na halos na 6 na taon. Nagkawatak-watak tayo at nagkaroon ng hindi inaasahang pandemya at maraming sakuna. Ngayon 2022, aang taong muli. Ikaw, ako, tayong lahat. Ibabalik natin ang mga nawalang oportunidad para guminhawa muli ang ating buhay. Paano? Aayusin natin ang pandemic response, ibabalik natin ang sigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda sa mga mamamayan at sa iba't ibang sektor gaya ng agriculture, tourism, MSMEs at iba pa para maibsan ang kahirapan at makalikha ng mas maraming trabaho. Patuloy pa rin tayo magbabantay laban sa korupsyon. At ngayon tayo ay nasa social media age, magtulungan tayong labanan ang digital threats gaya ng fake news at trolls. Magbabago ang lahat sa 2022 kung ikaw, ako at tayong lahat ay magtutulungan dito. Walang iwanan, tuloy-tuloy lang ang laban. Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong
Diyos ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong